Hello, 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 hello. Hello, mic test. Hello, magandang, magandang, magandang. Anong oras na po ba? It's 11:08 on the clock. So, good evening, good evening. Magandang umaga naman po at magandang hapon din sa ibang bansa. Kung saan bansa man po kayo naroroon, ay kamusta po kayong lahat? Okay, so today po, tonight is ang topic po natin ngayon is all about mensahe po na manggagaling po sa past loved one, no? To be specific, it's from your mom, no? It's from your mom. Kasi ano po to, meron pong bigay po ng mensahe, no, through my dreams, no? Nagpakita ang iyong magulang, no, or nanay to be specific nga, no. So alamin natin ano kung ano yung mensahe sa inyo collective ng inyong pinakamamahal na ina. Okay, maybe namimiss kayo, no, pero aalamin po natin kung ano po yun. Pero bago po tayo mag-umpisa, is nice ko po muna ulit magpasalamat sa lahat po ng mga new subscribers ng ating YouTube channel about the spiritual journey or spiritual awakening. Basta ito po is for about, all about, no, all about spiritual. Okay? So, maraming salamat po at ako po lubos na natutuwa, no, at marami po ang unti-unti lumalabas at nagkakaroon po lang kaliwanagan sa kanila mga kayanan na binigay ng Panginoong Diyos. At naway ito po ay ating pakaingatan at i-share po, ano, yung mga gifts and abilities na meron tayo, na meron kayo collective, no? Huwag po tayo mag-aalinlangan, mag-aalangan na tumulong sa kapwa, no? For as long as alam nyo ikabubuti nila ito, go. Pero kung hindi po, wag. Okay, alam nyo naman po siguro kung ano po ang tama at mali. So, alam nyo po kung sino rin po yung dapat yung tulungan at hindi. Okay, kung alam nyo pong tiwali sa utos ng Joyce, sa utos ng Diyos, wag nyo pong gawin. Okay po? No, so, doon lang po tayo sa diretso, wag po tayong liliko, no? And maraming salamat po sa mga nag-comments, no, sa mga nagpa-reading, sa mga nag-likes, sa mga nag-click ng notification bell for updates, maraming salamat. Sa mga naka-resonate, maraming salamat. At sa mga hindi naka-resonate, maraming salamat pa rin po kasi marami din po hindi nakaka-resonate pero tinatry po nila na talagang tapusin po ang video, no? And nakakatulong din naman daw po sa kanila. Okay, so sa mga makaka-resonate po nitong ating reading for tonight is subscribe po sa new viewers po, no, sa mga new viewers, sa mga first time po nakapanood ng video dito po sa ating Angel Whisper 11 YouTube channel is paki-click po ang subscribe button and also the notification bell. And paki-comment po kung saan po silang bansa, no. And maraming salamat nga po pala sa mga nagsisend po ng super thanks stickers as a donation for my videos, no. Maraming salamat po. Na kung alalaman nyo lang po is napakalaking tulong po niyan. Maraming salamat po. Pagpalaan po kayo lalo ng Panginoong Jesus. At sa mga nag-avail din po ng amulets, no, maraming salamat po. Magbibigay lang po ako ng simple ano po sa amulets about delivery, about pick up, no. Okay, so ang courier ko po is JNT and LBC, no. So ito po is meron po akong day ng pick up which is every Friday po ang pick up lang po, no. So kung umorder po kayo ng Sunday, Friday ko pa po yan papipick up, no. So talaga pong matagal kasi po iniipon ko po kasi kawawa naman po ang rider kung halimbawa isa, dalawa lang o tatlo ang kukunin po sa akin, then the other day meron na naman po. So nag-decide po ako na every Friday po ang pick up, no. So kung Friday naman po kayo nag-avail and na-pick up na po ni rider, so sa susunod na Friday na po ulit kayo na po yun na pipick up. Okay? So pakitandaan na lang po ano,
And for those na sa mga nagpa-booking po, ay minsan sa mga nagpa-reading, maraming maraming salamat po. At sa mga paulit-ulit po na nagpa-reading, maraming maraming salamat po sa tiwala, paniniwala po na binibigay niyo sa akin at sa Panginoong Diyos. At sa mga magpapabook naman po is ano po tayo, no? Naka-line up po tayo. Wala po tayong agad-agad po, no? Kasi po may line up na po tayo. For halimbawa ngayon po kayo gusto nyo po magpa-reading ngayon, is hindi po po pwede, no? Unless meron po talagang magiging vacant or meron pong magka-cancel, magpapalipat po ng ilang ibang araw, yon pwede po. Pero pagka wala po, antay po tayo ng araw. Pero ano lang naman po yan, 2 days, minsan po isang araw nga lang po eh. No? Pwede ko na po kayong bigyan ng schedule. Okay, so, meron pa ba ako nakalimutan na reminder? Wala na naman po siguro, no? Okay, so start na po tayo, no? So hihingi po muna tayo ng mensahe para sa ating mahal sa buhay, which is ang iyong ina, no? Actually, nagkaroon na ako nito ng reading before, no? Tabi ko muna yung aking Tibetan bag. Ay, dito na lang. Okay, so kuha po muna tayo ng reading, no? Para, nakapagpa-reading na po ako nito before. Message din ng ina, ng anak ata, and ng father, parang ganun. So, this time po is, uulitin po natin to, pero by this time is iba naman po, no? Ito po is talagang, ito po kasi is from my vision, from my dream, so, kailangan ko pong i-send sa inyo, or i-deliver sa inyo tong mensahe na to, okay? So, this is a message from your mom who passed away. Tingnan natin kung anong mensahe ni Mother Dear mo for you, no? Okay, we are so connected, no? So sinasabi ni Mother mo is talaga daw kayo ay super connected, no? So ito is malamang ito is sa mga gawain mo every day, sa pag as in sa lahat, no, sa lahat ng mga gawain mo, sa mga anak mo, sa bahay, ganyan, or sa work mo, lagi siyang kumbaga, naan siyang para sa iyo, no? Nagbibigay sa iyo ng mga warnings, nagbibigay sa iyo ng mensahe, though hindi mo man ito masyadong napapansin dahil sa kabisihan mo, is still na i-apply mo na hindi mo namamalayan. Okay? Hindi mo siya namamalayan na ginagawa mo pala yung mga bulong-bulong niya or mga parang namayon guides niya sa'yo. Okay, if I had only known then what I know now, I would have lived differently. Okay, so si Mother mo is parang marami siyang hindi alam about you, no? Marami siyang hindi alam about you sa mga sufferings mo before, sa mga trials mo before. Marami siyang hindi alam, no? Na parang kung nalalaman niya lang yung mga panahon na yon is parang alam mo yon, merong parang hindi naman sa pinagsisihan to ng Mother mo, pero parang meron siyang mga pagkakamali na parang alam mo yon, parang may slightly duda siya sa iyo that time, na parang siguro that time is parang humingi siya sa iyo ng tulong, gato ganyan, laro financially, pero nare-reject mo kasi talagang parang alam niyo yon kung sa inyo pa, kung sa iyo lang o sa inyo na pamilya mo is kulang pa, no? Pero talaga namang you'll make sure na kung meron, why not, no? Pero pagka talagang wala is wala. Yun nga lang iba ang dating sa Mother mo. So parang dito is yun yung iniisip niya, na parang kung alam niya lang, na kung nalalaman niya lang noon na talagang ikaw pala ay nagsasuffer, na nagkakaroon ka ng maraming trial sa buhay, no, sana hindi siya nag-isip ng mga ganun, or hindi ka man niya sana napagsasalitaan ng kung ano-ano, no? So yun yung isa sa mensahe niya sa iyo, kasi ngayon na-realize niya, na ngayon niya nakita kung ano yung mga nangyayari sa buhay mo, na yung mga kinukwento mo pala sa kanya before is tala totoo pala, no? Naakala niya parang alam mo yun, drama-drama mo lang, MMM mo lang, mga ganun. Okay, so what else?
Okay, so I am learning over here. So ngayon is ano na, alam na lahat, no? Kumbaga, hindi na na kailangan pang tanongin ang sarili niya kasi since siya ay laging connected sa iyo, no? So lagi lang siya nasa tabi mo. Alam niya 'yung mga kilos mo, alam niya 'yung mga plants mo, alam niya kung paano ka dumiskarte ngayon, alam niya kung paano ka bigat ang buhay mo ngayon or noon, ganun. So sana na andun siya daw nung mga panahon na 'yon na nararanasan mo yan. Sana natutulungan ka niya, no? Yung mga ganyan. Okay? So, don't be afraid. Ang sabi ni Mother Dear mo, no? Don't be afraid kasi nandiyan naman siya sa tabi mo lagi na magbibigay lakas loob sa'yo, patatawanin ka, bibigyan ka ng peace of mind, no? Pipilitin niyang lahat para lang mga hindi ka ma-stress, no? Pipilitin niyang lahat na i-relax ka, no? Spiritually and physically, mentally and emotionally. Okay? So, sinasabi niya rito na I had to live that way, no, na yun nga na malamang ito is parang biglaan to, no, biglaan to na maalam sa inyo, no. So, parang sinasabi niya rito na maigi na yung gano'n na nangyari, at least hindi ka na nahirapan, no, kasi for sure mahihirapan ka lalo na kung halimbawang kung nagkasakit siya, taalagaan pa siya. I mean, gano'n, no? Parang iniisip niya na ayaw niya maging pabigat. Yun na lang. To make it short, ayaw niya maging pabigat sa inyo, collective. So, she better parang, or parang hilingin niya na rin sa Diyos na, sige na po, kunin niyo na po ako. Parang di po mahirapan ang mga anak ko o mga maiiwan ko po sa buhay. No? So, sa ganong paraan, nakahinga siya ng maayos, no? Ay, may nakahinga. Parang alam mo yon, madali niya natanggap yung pagkamatay niya kasi nakita niya na parang maayos niyo nang mabilisan yung mga libing, mga ganyan, no? Kasi yun din ang iniisip niya. So, parang okay na yung biglaan siyang nawala kaysa yung aalagaan niyo pa siya, mahihirapan pa siya, mahihirapan kayo, mahihirapan kayong lahat, no? And pare-pareho naman kayo parang pinararating niya dyan na parang hirap din kayo sa financial that time, no? So, yun na lang. Parang nice na iparating sa'yo. Okay? Okay, so your mom is always point you in the right direction, no? So, talagang si mother is, kumbaga, hindi kanya pinababayaan, no? Talagang she always makes sure na lahat ng mga desisyon mo sa buhay ngayon is tama, diretso, kumbaga gusto niya magpakabuti ka palalo, no? Dahil alam niya na ikaw ay may mabuting puso, alam niya na ikaw ay mapagbigay, no? Alam niyang ano ka, mabuting tao ka, alam niya mabuting anak ka, naging mabuting anak ka sa kanya, sa kanila. So para, alam mo yon, kasi sa mundo nga natin, collective is talagang maraming pagsubok, maraming temptations, no? So, she'll make sure na ikaw ay mapupunta sa right path, no? Ituturo niya sa'yo kung saan ang tamang daan, no? Para sa tagumpay mo ngayon. Okay? So, sinasabi niya na we are soulmates. Okay, so ito is ano ko to, ha? May nagsesegue, no? Merong spirit na gustong pumasok. Okay, so aside sa yung mom, no, is merong pumapasok po na another spirit here na sinasabi na this spirit, no, which is nandito ngayon is and you collective, no, is soulmates, no? So, kung magtutuloy-tuloy po itong barahan na to, na magbibigay po ng mensahe to para sa collective, na soulmate mo siya, tingnan natin kung ano yung bababa ng barahan, no? Okay, let's see. Rate ang kapti. Okay, so there's no such thing as death, no? So, sinasabi dyan na kumbaga, wala na siyang ibang pwedeng puntahan kundi kamatayan. No choice. No, parang kahit anong paglaban,
o kahit na anong gawin, doon na ang punta niya, no? Doon na ang punta niya, doon na ang punta ng mother mo, doon na ang punta nitong soulmate mo, collective, kung sino man to, no? So doon ang punta. Okay? So parang okay na yung ganun na biglaan, no? Para no pains, no? Anything else, spirit, kung ano pong gusto niyong mensahe, mother dear, kasi naman po ito for collective. Okay, so they feel happy and healthy na ngayon, ano, kung dati kasi syempre ito is mga na maalam to na may mga karamdaman. Now, that's why they say I feel happy and healthy, they feel healthy and happy, no? So ngayon is free na sila sa sakit, free na sila sa sorrows, sa burdens, sa struggles, sa lahat, no? So ang nararamdaman nila ngayon is puro happiness na, and yun nga, wala na silang sakit eh, no? So this is for your this is from your mom and also for the soulmate collective, no, na ito yung mga nararamdaman nila ngayon na gusto nilang ipahatid sa iyo, na sila'y masaya. Sila'y napakasaya kung saan man sila naroroon. Okay? Okay, so you have nothing to feel guilty. No? Okay? So you have nothing to feel guilty. This is, okay, since kanina is, actually, this is only for your mom collective, na pero may pumasok na isang spirit na sinasabing soulmates, no? So, ito yung sinasabi, you have nothing to feel guilty, pero isang mensahe lang ang sasabihin ko dito. I mean, for both, no? Sinasabi niya dito, you have nothing to feel guilty kasi you do your part. You do your very best, no? Para ma-survive siya, para alam mo yon, matakasan niya si kamatayan. Kaso talagang there's no such thing as death, no? Talagang pagka choice, pagka time mo na, time mo na, no? So wala kang dapat alam mo yon, wag mong, wala, hindi mo dapat sisihin ang sarili mo dito, no? Kasi time niya na talaga. Okay? Ginawa mo naman yung best mo, to the point na para talagang gusto mo ma-extend yung buhay niya, no? Pero talagang hanggang doon na lang eh. So acceptance na lang ang kailangan dito, collective. Okay? Anything else? Tingnan natin kung ano pa ang pwedeng sabihin sa'yo o iparating sa'yo mensahe. Tingnan natin, ha? Then, di pa tapo tayo sa ibang oracle card na mensahe for you. Okay, so now I have no pain. See? Oh, I have no pain. Alam nyo, kung ito makapal lang, hindi ko to bibitawan eh. No? Kasi, ang gaganda ng bagsak ng baraha. So, now I have no pain. No? Kasi ito is, ano to eh, sabihin na natin, hindi lang sa health siya may problema. No? Even siguro sa surroundings niya, sa mga pinakikitunguhan niya na tao or nakaraan niya, no, na meron din siyang pain, like for example is mga sama ng loob, may nakakatampuhan, no, masakit 'yun, masakit sa puso, no? So dito ay sinasabi sa iyo ng collective, I mean ng spirit or ng mother mo, na ngayon is wala na yung pain, no? Masaya na siya, kontento na siya kung nasan siya ngayon, no? Though parang marami pa siyang gustong gawin eh. Marami pa siyang gustong gawin sa buhay, marami pa siyang plano sa iyo, sa inyo magkakapatid or sa iyo, so ka-soulmate niya. Marami pa siyang plano, pero oras na ito talaga eh, no? So wala na tayong ibang pwedeng gawin doon kundi talaga ipag-pray ang soul nila na to rest in peace. Okay? So now is kukuha tayo ng mensahe dito sa ating isang card. Oh my goodness, siguro pala naayos to. Wait. Okay, so wala naman tayong ano dito. Just in case may lumabas na reverse, is i-upright po natin, ano. Okay, let's see kung ano ang mensahe nitong isa. Ano ba tong ano? This is a sacred traveler. So yes, medyo ano siya sa
ating topic. Okay? So, kukuha tayo ng mensahe. Okay. So, get the big picture. So, you get the get... Nabubuyoy ako. Okay. View from above. Okay. So, view from above. So, ito is, alam nyo yun, palibasa syempre sa heaven is talagang syempre pag naanto ka sa heaven, malaki yung nasasakupan mo. No? So, nakikita ka niya kung ano yung mga ginagawa mo. No? Nakikita niya kung ano yung mga nangyayari sa buhay mo ngayon, no? And ito yung sinasabi niya sa iyo na talagang na hanggang ngayon is connected siya sa iyo. So every time na nararamdaman niya na you're in pain, you're in sorrow, you're sad, no? Nandiyan siya sa iyo. And syempre pag kami mga celebrations ka din, no? Yung mga gatherings, no? With your family, with your loved ones, andiyan din siya. No? Ano siya? Always present. Okay? So wag mong iisipin na pagka nagse-celebrate ka or pagka nalulungkot ka is nag-iisa ka. Hindi, dinadamayan ka niya. Hindi ka man niya nadamayan noon nung nabubuhay siya. Ngayon, talaga naman, solid, 110% nasa tabi mo siya. Okay? Okay, so discovering the truth. Okay, so this is, kumbaga, nandito ka sa point na nalalaman nitong mother mo or yung soulmate mo na ikaw is kumbaga nandun ka sa katotohanan na walang pag-aalindangan. No, kumbaga ikaw eh nabubuhay sa katotohanan na walang kaplastikan, walang tinatapakan tao, na kumbaga straight ka, no? I mean, alam mo 'yon, yung wala kang ginawa kundi magpalasakit sa tao. Yung bang mas iniisip yung kapakanan ng tao kaysa sa sarili mo. Parang sinasabi dito ng past loved one mo, which is your mom or your soulmate, na sinasabing mas iniisip mo yung ibang tao sa sarili mo. No, parang mas mahal mo yung ibang tao kaysa sa sarili mo. Mas iniintindi mo yung pakiramdam ng ibang tao kaysa sa sarili mo. No, kaya kumbaga dito is alam mo yon, minsan nga, pag halimbawa, meron kang gustong tulungan. I mean, may nabalitaan ka na ganito, may sakit si ganito, pupuntahan at pupuntahan mo. No? Para lang malaman kung ano talaga sitwasyon at kung ano yung kaya mo ibigay, ibinibigay mo. Especially ngayon, collective, no? Kung ikaw ay healer, no? Actually, ayoko sa haluan sana to na spiritual, no? Pero talagang, andun kasi yung point na ikaw eh, kung halimbawa ikaw ay isang healer, no, at nalaman mo sa isang lugar na yun ay merong may sakit, gagawa ka ng way para ma-reach out yan or mapagaling. Ano kay, alam mo yun, masyado ka malambot, masyado ka marupok. Okay, so actually isa yan sa ugali mo na parang kailangan mong balance yan, ano. Okay, kuha pa tayo ng ibang message, no? Message from your mom. Baga yung traits mo na ganyan ngayon na nagbibigay ka ng tulong sa iba is parang yan yung isa sa pinakagustong-gusto ng mom mo or yung ano mo, ng soulmate mo. Okay? So, here is sinasabi dito na, kumbaga, stay focused, no? Kumbaga, tutukan mo kung ano yung goal mo sa buhay, no? Isa puso mo, sa puso, isa isip, isa kaluluwa mo na din, no? Mas maganda yung ganun eh. Mind, soul, heart is pagsama-samahin mo yan, no? Para yung determination mo is talagang buong-buo pagdating sa kung ano man yung ginagawa mo ngayon. Kung ano man yan, kung trabaho, spiritual, career, kung ano man, no? Stay focused and kumbaga, kung ano man yan, go. No? Pero ito is pinapakita dito, is more on spiritual to sinasabi dito na kailangan mo mag-focus, no? Kung sa card ako magbe-base.
Okay? So, enjoy mo yung journey. Okay, so ayun na nga. Sinasabi dito kasi dito sa stay focused is more on spiritual, no? So, here is enjoy your journey, no? So, kailangan, enjoy mo lang siya. Pero alam ko nag-enjoy ka dito. No, alam ko nag-enjoy ka dito sa ginagawa mo ngayon spiritually or even sa career mo ngayon kung ikaw ay nasa isang company or isang business. No, alam ko ini-enjoy mo to kasi this is one of your desire, this is one of your wish na na-fulfill. So, kaya yung interest mo dito sa ginagawa mo ngayon ay talagang 100% na andito yung puso mo. No, so parang through this is nagkakaroon ka ng ano yun, ginagamot mo yung sarili mo from sorrows, no, from emotional loss. Parang ito yung nagiging way ng parang ano mo, parang para sa'yo, parang pampering na to eh, no. Diretso ka lang darling kasi nasa ano ka naman, right path ka dahil sinasamahan ka ng iyong mga ng iyong loved ones which is your mom and your soulmate. Okay, so diretso lang. Okay, meron pa po ba? Okay, so wala na. Okay, so sa next card tayo. Next card, next card, next card. Ate, kung anong mensahe. Ay! Mensahe nila sa iyo. Okay, so walang binababa ang baraha. I think yan lang ang message nila sa iyo. No? Walang binababa po ang baraha. Sorry. So, I think yan lang yung message nila for you, no? Na kumbaga, wala kang dapat ikaramdam na pagsisisi, no? Kasi, ginawa mo naman lahat ang makakaya mo para sana to extend their life, no? But then, talagang hanggang doon na lang, talagang kukunin na sila ni God. So, yun na yun, no? So, ang the best advice ko na lang po na magagawa nyo is to yun nga, alayan sila lagi ng dasal, no? Para magkaroon sila ng peace, no? And try to talk to them, no? Especially yung mom, no? Kasi your mom is always connected, no? Lagi siyang connected sa'yo. So, better to talk to her even in a silent ways, no? Okay, so may bumato. May bumaba na kulitan sa akin. Okay, so manifestation, no? So keep on manifesting, darling, no? Kasi ang manifestation mo or minamanifest mo is is bubababa na at bumababa na from heaven and nasa kamay mo na. Okay? So lahat yang minamanifest mo is nasa kamay mo na. And actually, with the help of them is alam mo 'yon, mas mapapadali, no, ang pag ano, ang pag-fulfilled ng mga wishes mo or ng mga minamanifest mo, no? Kasi parang isa rin silang way para matupad 'yan. Okay? Blessings, see? Blessings in abundance. My goodness. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father. Thank you, thank you, thank you so much. Okay. So, eto, sinasabi dito na yung blessings in abundance mo is on your hands na talaga. Okay? It's ano na, it's activated na. Okay? It's activated na. Okay? So, kung kukunin ko itong mga nakatihaya na to, trust the universe, darling. See? Trust the universe. No, kasi talagang ang universe is talaga nakasupport sa iyo. No, not only your mom, not only your soulmate, but also the universe. And of course, si God. Siyempre, siya pa rin yung unang-unang talaga namang nagbibigay sa iyo ng mga kung ano man ang meron ka ngayon. It's because of Him. So, always keep on saying thanks to the Lord. Nakulitan din sa akin yung card. May bumaba.
You see this, no? Kailangan kong bunutin po to, ha? Kasi nakalawit. Okay, so learning experience. So now kasi is marami kang pinagdaanan from the past, no? So kung ano man 'to man nakakamit mo na ito, mga abundance, no? And alam lang to universe kung ano mga nangyari si from your past, even na nabubuhay pa ang mother mo and your soulmate, no? So alam niya lahat, alam nito lahat. Kaya kumbaga yung sacrifices mo, in sacrifices mo from your past with your mom and with your soulmate is ito na, bibigay na sa iyo ng universe and ni God, and also with the help of your mom and soulmate na rin, no? Andiyan sila to support you and to guide you. Okay. Meron pa po ba? Actually, this is your last deck, collective. Okay, last shuffle. Pag wala pa rin po, kukunin ko po yung mga nakaibabaw. I mean, naka, ano na, ka-upright na. Okay. Okay, so wala na po, no? Pero meron po nakatihaya dito. Okay, so this one. So this is self-acceptance, no? So, wala po tayong pwedeng gawin, collective and soulmate. Yung soulmate nga po, no? Kailangan tanggapin na lang po natin talaga kung ano po yung mga nangyari from your past. Sa pagkamatay po ni mother and sa pagkamatay po ng soulmate nyo, is kailangan po i-accept na lang po natin ang buong buo para masaya na rin. Kasi nakakabigat din po yung ano, lagi po tayong, alam nyo yung lagi po tayong malungkot, nakikita nyo tayong malungkot, malungkot din po sila. Okay, so pakita nyo pong nakapag-adjust na po kayo. Okay, then meron pa po dito ang isa. Ayan. Okay, vulnerability and freedom. Okay, so dito is pinapakita rito na kumbaga yung pagiging medyo mahina mo noon, ano, is ano ka na doon, parang free ka na, no? Free, you're free na, and parang it's your time to shine na, no? So, eh dito, this time is kailangan mo ng parang spread your wings, then it's your time to shine na. Kumbaga parang pagkapagpakpak, ano yung tawag doon? Yung pumapagpag na yung pakpak mo, no? Ibig sabihin yan is parang, alam mo yun, parang victory mo na rin yan, na kumbaga dati kang inakay na, nasa nest ka lang, and this time is ang pakpak mo is naipapagaspas, yun pala yun, sorry. Naipapagaspas mo na, so pwede ka nang parang do your own, do it for your own, no? Kung ano yung mga dapat mong gawin, pwede mo nang gawin, no? So hindi ka tulad dati na parang alam mo yon, nagtatago ka na parang hindi mo alam kung paano mo sisimulan, paano, ano gagawin mo. Ngayon lahat pwede mo nang gawin, at sa pamamagitan niya, pagka nagawa mo na lahat yan, eto na ang iyong kasikatan, or dito ka na makikilala, dito ka na uusbong, no? It's your time to shine, okay? Okay? Okay. Oo, tira mo. May dalawa pa. So, that's your last two cards. Okay. So, next is Ease and Grace. You see? Ease and Grace. So, dito is nababalanse mo na ang lahat, no? Kailangan mo balansehin, or nababalanse mo na ang lahat, no? Na kumbaga yung abundance na darating sa iyo dito is talaga namang overflowing, no? Talagang dadaloy at dadaloy, at nasa kamay mo na siya actually talaga ngayon, no? It's all in your hands, no? Yung abundance, prosperity, harmony, happiness, lahat nasa kamay mo na, no? So kumbaga ano na lang, kailangan mo na lang siyang ingatan, ano? And it's a yes. O, see, lahat ng binamanifest mo, no? Lahat ng mga dreams mo, lahat ng mga gusto mo sa buhay, ang kasagutan from universe, from God, from your mom, from your soulmate is a yes. Okay? So, hopefully, nakapaghatid po ako ng mensahe sa inyo, sa mga collective na
nangangailangan po ng mga mensahe from their mom, especially po doon sa mga nagpaparamdam po ngayon. Kasi for sure, nagtatanong kayo, bakit kaya na panaginipan ko si mama? Ba't ko po ba't kaya na panaginipan ko ang nanay ko? Ba't ko po napaganitan yung boyfriend ko? Ba't ko po napanaginipan yung ganito? Yung mga ganon, no? So, eto na po yung kasagutan sa katanungan nyo, no? Na parang, eto rin yung sinasabi nila sa inyo na kumbaga kayo nga ay ando na sa period na huwag ka na mag-alala kasi yung mga iniisip mo about financial, kumbaga yung financial freedom mo dito is nandito na, no? Kumbaga, tapos na yung mga paghihirap mo. It's about for you to... it's your time to shine, kumbaga, no? So yung abundance is talaga nasa kamay mo na, no? For sure, collective, ito is nararamdaman mo na ngayon, no? Pero hindi pa yan kasi warm up pa lang yan ni God. So marami pa pong dadating, no? Marami pa pong dadating sa inyo collective, marami, marami pang dadating dahil sa pagiging ano nyo, pagiging mabuti nyo tao. So hoping na sa mga naka-resonate po is paki-subscribe po, especially po doon sa mga baguhan, no, na napadaan po dito sa channel, no, and kumbaga, kung sino po yung naka-resonate is paki-click po ang subscribe button and paki- click din po ang notification bell and likes. Okay? So, thank you so much po sa lahat ng mga nakinig ng ating video for tonight. And maraming maraming salamat po. Okay? Bye-bye! God bless! Good night!